Hello, good morning. Ako po ulit si Jeffrey Villanueva, leader po ng Millionaire's Mind International. Ang topic po natin ngayon ay kung paano sasagutin ang mga objection. Paano ako makakasali kung wala akong pera? Eh, simple lang. Kung wala kang pera, hindi po problema. Kasi, pag nakita mong maganda ang business, pwede mong magawa ng paraan. Ang mahirap kung wala ka ng pangarap, wala kang ambisyon sa buhay. Libre na nga, hindi mo pa magawa. Kung nasa comfort zone ka na, okay lang. Hindi na kailangan. Kontento ka na. E paano naman yung mga nasa likod mo, yung mga umaasa sa iyo, di ba? Tanungin mo sila kung okay na sa kanila yung buhay na binibigay mo. Di ba? Pangalawang tanong, baka naman hindi ako kumita diyan. Kasi nasa huli ako, yung kumikita lang diyan yung mga nasa una. Simple po. Eh, lahat po nang nauna, susunod ka rin, katulad ng pag-aaral. Kung nasa grade 1 ka pa lang, tapos yung mga nauna, nasa grade 6 na, mag-graduate na sila, ikaw darating ka rin doon, mag-graduate ka rin. Ganun din po sa business nito. Kung nauna sila, gawan mo lang yung dapat mong gawin, ikita ka rin. Pangatlo, baka hindi totoo. So, kung hindi totoo ang global na may kumikita, dapat wala nang naging milyonaryo. Hindi tatagal ng 10 taon ang global. Di ba? Nakapag-produce na ng mahigit 3,000 na milyonaryo. Paano hindi totoo? At saka rehistrado tayo sa SEC. May mga branches na rin tayo sa buong mundo. Halos, marami na tayong mga branches sa buong mundo. Meron sa Nigeria, sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Malaysia. Meron din tayo dito sa Abu Dhabi, sa Dubai, sa Bahrain, sa Kuwait. Napakarami na po, kumakalat na po sa buong mundo. So, paano hindi totoo? Ngayon, pangatlong tanong, pag-iisipan ko muna. Sagot. Kung sa pag-iisip lang, kung may masenso sa pag-iisip, dapat hindi na rin kami nag-join sa InGlobal. Nag-isip na lang sana kami, hindi na sana kami nag-negosyo. Kung pag-iisipan mo, kailangan bilisan mo kasi yun napaka-importante ng panahon. Kailangan mo mag-decide na mabilis. Kasi malay mo, yung prospect mo na inaasahan mo, pag nag-decide ka, yun palang mag-i-invite sa'yo. Magiging downline ka na niya. Sila ang naging upline mo. Diba? Sayang. Ngayon, pag sasabihin naman na mahirap kumita dyan sa networking, talagang lahat ng mahalagang bagay pinaghihirapan. Kasi kung hindi paghirapan ng isang bagay, madaling mawala. Pero kung pinaghirapan mo, napakahirap pakawalan yung pinaghirapan mo, di ba? Pang-anim, baka scam yan. Ang scam, tinatawag lang na scam kung ang isang negosyo, ganitong negosyo, pag walang produkto, walang serbisyo, yun ang scam. Pero ang global, 75% ng puhunan mo, babalik sa'yo, may mga services pa. So, bawing-bawi ka, mayroong scholarship, life insurance, life accident insurance, mayroon pang pre-medical check-up, di ba? So, bawing-bawi ka sa puhunan mo, hindi ka logic.